sinubukan ko po yung trial pack. Doon po sa isang trial pack, sinubukan ko lang siya ng mga 3 araw, sinubukan ko siya i-take. Doon pa lang sa 3 araw, nahimasmasan yung sikmura ko, na nawala yung pagsisikmura ko, yung init, yung sakit at hapdi na nararamdaman ko. Tsaka naramdaman ko din yung masarap yung tulog ko. Nung hindi pa ako nakakainom ng barley, everyday talaga sinasakitan ako ng tiyan, hindi ako makatulog. Grabe po yung anxiety ko, yung panic attack ko. Lagi ako nagdadaing sa asawa ko ng ganito, araw-araw sumasakit yung tiyan ko. Hindi tulad ng pag-inom ko ng Salveo Barley. Napansin din niya nang hindi na rin ako nagre-reklamo sa kanya na mag-init ka ng warm water, mag-anuhan mo ko, ihilutin mo ko. Talagang nalalamog na yung tiyan ko, kakapahilot. Yun nga po. Tapos, nung pag-inom ko ng Salveo Barley, ang laki po talaga ng tulong sa akin. Ako'y na-diagnose na may 50 ulcer. Bali, nag-start po ito nung bago po mag-pandemic. Nakaramdam po ako ng pananakit ng balikat ko. Sobrang sakit at yun po, naninigas siya. Doon na po nag-start yung lagi akong ninenervyos at nagpapanic attack. Tapos ginising ko pa yung asawa ko. Sabi ko, bakit ganun yung naramdaman ko? Bakit naninigas yung balikat ko? Ang ginawa niya, hinilot niya para mahimasmasan ako. Sumunod noon, nung kinagabihan, yung sa hirap naman sa paghinga ang naramdaman ko. Parang may bumabara dito, para akong nagchochok. Yung feeling na para kang nalulunod, na hindi mo mawari kung saan nang gagaling yung pagbabara sa lalamunan ko. Siguro mga iisang buwan na, nagkaroon naman ng pananakit yung sikmura ko. Parang lagi na siyang nangangasim, umiinit, humahapde, kasabay din ang balikat ko. Nagpa-check up na ako sa dito sa balikat ko. Nasabing may na-diagnose na may frozen shoulder daw. Sabi ko, "Dok, bakit kasabay niya yung pananakit ng sikmura ko? Bakit sumasabay siya?" Sabi sa akin ng doktor na meron daw akong GERD, o acid, yung umaakyat po sa lalamunan ko yung laway or acid ba yun? Yun, bigla akong kinakabahan kasi natatakot ako bakit ganun yung naramdaman ko pagkatapos ng sakitan ako ng balikat. Ngayon siguro mag-iilang buwan, mga siguro mag-limang buwan na yun na hindi pa rin ako gumagaling. Halos ang dami ng nire-reseta sa akin ng doktor. Halos lahat na, kahit yung pampakalma, yung pampatulog, hindi talaga tumatalag sa akin yung mga gamot. Andun pa rin yung nanginginig ako, nininervyos ako. Tapos yun na, yung sasikmura ko, sunod-sunod na yung pananakit, bumabara sa lalamunan ko. Ilang beses na ako sinugod ng asawa ko sa ospital. Pero ang sinasabi naman sa akin ng doktor, normal naman daw yung hinga ko, okay naman daw. Tapos binibipi ako, yun nga, tumataas siya dahil nga daw po sa anxiety ko. Noong time na yun, dyan na, nag-start na sobra na anxiety ko, naglagas na yung buho ko, nagka-pimples na ako, kasi hindi na nga ako makatulog dahil nga sa GERD ko, sa sikmura ko. Yung point na yun, bigla na rin akong isinugod ng asawa ko sa ospital kasi nakita nga niya na nagpa-panic attack na ako. Dahil sabi ko sa asawa ko, hindi ako makahinga. Sabi ko, bakit ganun? Hindi ako makahinga. Tapos nagbe-blurred na yung mga paningin ko sa kanila. Parang dumidilim na. Yun nga, sabi nga ng asawa ko, nagpa-panic attack ka. Sabi niya, kumalma ka. Tapos binibigyan na lang nila ako ng warm water para kumalma ako. Kasi ganun din eh, kahit dalahin nila ako sa ospital, iisa lang naman sasabihin ng doktor, may GERD ka. Tapos irestahan ka na naman na hindi naman ako gumagaling at saka hiyang doon. Yun nga po, dahil tumagal na nga rin po yung GERD ko, ang sabi daw po ng doktor na may 50 ulcer na ako, siguro umabot na po ng mga 7 buwan. Ang sabi, na nagasgasan na daw. Noong una po, hindi ako makakain ng maayos kasi po marami pong bawal sa pagkain namin. Bawal po yung maanghang, maalat, matamis. Halos yung mga kinakain ko, puros matatabang yung kinakain ko. Hindi na talaga. Dati po kasi ako talagang mataba, nag-ubis po ako. Yun nga po, dahil nga siguro sa kinakain ko noong panahon. Mahilig po kasi ako sa mga fatty food, junk food, mga street foods, yun po, tingin ko doon na rin po nag-umpisa yung mga
naramdaman kong mga sakit-sakit sa tiyan ko, doon po nag-start na rin. Pati po yung pagdudumi ko po, naapektuhan na. Andyan po yung nahirapan akong magdumi, nagka-constipated. Pangalawa, nagda-diarrhea ako. Parang hindi normal yung pagdudumi ko nung time na nagkaroon ako ng peptic ulcer. Everyday talaga, sinasakitan ako ng tiyan. Hindi ako makatulog. Sinasabihan ko na nga po yung asawa at mga kapatid ko na hindi ko na talaga kaya. Ilang buwan din siyang nahirapan sa akin, kahit yung mga anak ko, nahirapan din po sa sitwasyon ko. Kasi, kumbaga, apektado din sila sa sitwasyon ko eh. Minsan nga, sabi ko nga sa sarili ko, kung pwede nga lang na, yun nga po, na kung pwede nga po, umalis na nga lang din ako sa amin, kasi para hindi nga po, hindi sila madamay sa nararamdaman ko. Kasi po matagal ko na rin itong nararamdaman. Nakikita ko, napapagod na rin sila sa akin. Ayaw po din kasi sa kanila manghingi, kahit sa kamag-anak ko, kapatid ko, ayaw ko manghingi sa kanila. Mahal kasi ang procedure, lalo na pag problema sa tiyan. Sobrang hirap maghanap ng pera pag nagkakasakit. Gusto kong kahit humingi ako ng tulong, magpasalamat na lang din ako kasi may tumutulong sa akin kapatid ko at asawa ko. Pero matagal ko na rin kasi itong tinitiis. Sabi ko nga sa asawa ko, kung kanyari magpa-endoscopy ako or magpa-CT scan, kung may makita mang bukol, sabi ko, ayoko po talagang magpa-chemotherapy kasi nasa lahi din po kasi namin yung cancer. Mama ko namatay dahil sa pancreas cancer. Sabi ko, wag, kasi alam ko nahihirapan na sila sa akin, kahit yung mga anak ko, mga kapatid ko, wala akong mahingian. Alam ko, napapagod na rin sila sa akin. Yun po. Kaya, sabi ko sa asawa ko, ano na lang, pagtiyagaan niya ako kung ano man nararamdaman. Buti na lang naiintindihan din ako ng asawa ko. Sa tagal, siya lang yung nakakaunawa. Minsan, na umiinit din yung ulo niya sa akin. Totoo yun, umiinit yung ulo niya sa akin. Kasi, paulit-ulit na lang sinasabi ko, boy, malala na ba ako? Yung tiyan ko, iba na. May colon cancer na ba ako? Sabi ko ganun sa kanya. Kaya siguro parang naano na din sila, nakukulitan na rin sa akin. Search ako ng kung ano bang magandang mga herbal. Kasi nag-search ako, may mga lumabas na mga video. Yun nga po, yung Salveo Barley na panood ko po yung mga video nila na gumaling po sila. Parang gusto ko pong subukan yung herbal na yun. Kasi baka sa akin, baka mag-effective sa akin. Nag-chat po ako. Sinubukan ko po yung trial pack. Doon po sa isang trial pack, sinubukan ko lang siya ng mga 3 araw, sinubukan ko siya i-take. Doon pa lang sa 3 araw, nahimasmasan yung sikmura ko, na nawala yung pagsisikmura ko, yung init, yung sakit at hapdi na nararamdaman ko. Tsaka, naramdaman ko din yung masarap yung tulog ko. Nung hindi pa ako nakakainom ng barley, everyday talaga sinasakitan ako ng tiyan. Hindi ako makatulog. Grabe po yung anxiety ko, yung panic attack ko. Lagi ako nagdadaing sa asawa ko ng ganito. Araw-araw sumasakit yung tiyan ko. Hindi tulad ng pag-inom ko ng Salveo Barley. Napansin din niya nang hindi na rin ako nagre-reklamo sa kanya na mag-init ka ng warm water. Mag-anuhan mo ko, ihilutin mo ko. Talagang nalalamog na yung tiyan ko, kakapahilot. Yun nga po. Tapos, nung pag-inom ko ng Salveo Barley, ang laki po talaga ng tulong sa